Hello mga ka-DJ, ngayon ay tunghayan natin ang isang movie na ang title ay Heaven Knows by Mr. Allison, ang sundalong hindi nakapagpigil sa isang madre. Halika't sabay-sabay nating panoorin. Nag-umpisa ang lahat. May isang sundalong inaanod ng palutang-lutang patungo sa isang isla at ang sundalong ito ay sakay-sakay ng isang salbabida. At ang sundalong ito ay nagngangalang Allison. Nakaligtas ito sa pag-atake ng mga sundalong Hapon. Kaya naman napadpad ito sa isang isla. Pero bago ang lahat ay halos isang linggo rin siya na nagpalutang-lutang sa dagat bago ito mapadpad sa isla. Madaming bahay at kubo sa isla na nakatayo, subalit walang katao-tao o bakas ng ingay ng tao dito. Subalit habang nag-iikot siya sa paligid, ay napunta siya sa isang simbahan at may nakita siyang isang madre. Nagulat ang madre at natakot. Subalit nawala ang takot ng madre nang malaman niyang. Isang gabi ay nagulat na lamang ang lalaking sundalo at nagalit, subalit kinaumagahan ay sabay din sila nag-almusal. Habang nag-almusal sila ay naikwento nga ni Angela ang nangyari sa islang ito, na kung bakit walang katao-tao dito at kung bakit siya na lang ang tao dito. Naikwento nga ni Sister Angela mga ka-DJ na ang islang ito ay nasakop din ng mga Hapon, kaya wala ding katao-tao dito. Kaya naman laking gulat ng lalaki sa kwento ni Sister Angela. Pagkatapos nila mag-usap mga ka-DJ ay naging mag-aangal loob nila sa isa't isa. Kaya naman habang naglalakas sila, napunta sila sa isang mangga at mga kawayan. Habang sila magkasama mga ka-DJ ay talaga makikita natin sa dalawa na magaan ang loob nila sa isa't isa at nagawa pa nga nilang pumunta sa isang dagat upang manghuli ng mga isda at ng pagong para kanilang kakainin. Subalit sa idinaadahan mga ka-DJ ay nadagat ang lalaki o si Allison na isang pagong habang inuhuli niya ito. At yun nga, nakahulo na sila ng kanilang pagkain at nakwentuhan ulit sila. Nakwentuhan sila ng mga nakaraan nila sa buhay at naikwento nga ng lalaking ito na isa sa sundalo at isa na lang siya sa mga natirang sundalo habang inaatake sila ng mga Hapon. Kaya naman nagulat si Sister Angela at nalungkot dito sa kwento. Nagbabalak sana ulit sila pumunta sa dagat upang manghuli. Subalit sa hindi inaasahan ay nakita nila ang isang eroplano ng kalaban at nakita ito nagpaikot-ikot sa isang lugar o sa isla na ito. Kaya naman naisipan ng dalawa na magtago na lamang sa isang kuweba. Dito na nga sila nagpalipas ng gabi at natulog sila dito sa loob nito. Subalit nagising ang lalaki at sinilip niya kung nandiyan pa ba ang sundalo at nakita niya na nagpapasabog ang mga sundalong kalaban. Kaya naman nag-usap ang dalawa na mag-stay na lang muna sila sa lugar na ito. Nang mawala na nga ang tunog ng mga pagsabog mga ka-DJ, ay naisipan nilang lumabas para silipin ang isla, subalit nakita nila na nasusunog na nga ang isla. At habang sila ay nag-uusap ay nakita nila ang isang barko ng kalaban na patungo nga sa isla at nagbabadya na baka dito muna mag-stay ang kalaban. Kaya naman nag-uusap sila at naghanap ng lugar na mapagtatambayan o mapagtataguan. Naisipan ulit nilang bumalik sa kuweba para magtago dahil alam nila na medyo safety dito sa lugar na to. At ang lalaking sundalo ay may kapit na patalim para kapag may lumabas na kalaban at pumasok doon ay makikita ng sister na ito ang bagsik at hagupit ni Mr. Allison. Habang tumatagal mga ka-DJ ay wala na nga silang supply na pagkain, kaya naman si Mr. Allison ay nag-isip para makakuha ng pagkain at lumabas ito at naglayag sa dagat upang mamingwit. Subalit sa hindi inaasahan mga ka-DJ ay mayroong kalaban na patungo at tagahanap ng mga tao. Kaya naman naisipan ni Mr. Allison na magtago at dumapa sa tubig. At pagkatapos nun mga ka-DJ ay nakakuha na nga sila ng kanilang makakain. Subalit kinain nila ito ng hilaw. Nuuna ay ayaw kumain ni Sister Angela. Subalit kinalaunan ay kumain din siya dahil nagugutom na nga siya. Ang bidang si Allison mga ka-DJ ay lumabas at nagtungo sa kampo ng kalaban upang maghanap ng pagkain dahil nauubusan na nga sila ng pagkain. Sa hindi inaasahan mga ka-DJ ay meron siya nakita mga pagkain dito at mga Hapon na naglalaro.
Habang siya ay nagtatago ay merong ang daga na lumapis sa kanya at tinitiis na lang niya ito dahil may mga kalaban. Buti na lamang umalis na ang mga hapon at bumaba kaagad ang taong ito para maghanap ng mga pagkain. Subalit nakita niya mga hapon na kalaban, napakadami. At nung makabalik nga sa kuweba mga ka-DJ ay naghalit nga si Sister Angela dahil sinugal niya ang kanyang buhay para magkaroon na lamang sila ng pagkain. Subalit numiti din kalaunan si Sister Angela matapos siyang regaluhan ng suklay. Kitang-kita sa sister na ito ang pagkakilig matapos siyang pigyan ng suklay ni Mr. Allison. Kinaumagahan ay nakita nga nila na paalis na ang kalaban. Kaya na makita sa kanila mga mukha ang pagiging masaya. Pagkatapos nga noon mga ka-DJ ay nag-inom nga si Mr. Allison at niyaya niya mag-inom ang isang madre. Subalit tayo ng madre. Ngunit kinalaunan mga ka-DJ ay uminim rin ng madre para sa pasasalamat niya kay Mr. Allison. Nabigla nga ang babae mga ka-DJ na matikman niya o makatikim siya ng alak sa unang pagkakataon. Habang sila'y nagiinom mga ka-DJ ay nagtapat na nga si Mr. Allison ng kanyang nararamdaman kay Sister Angela. Subalit na dismaya si Sister Angela nang malaman niya ang nararamdaman niya dito. Kaya naman bumalik ulit siya dito at napahawak na lang sa kanyang muka. Habang umiiyak si Sister Angela mga ka-DJ ay nagbadya nga siyang yakapin ni Mr. Allison. Subalit tumakbo ito palabas. Nagkasakit si Angela at inalagaan siya ni Mr. Allison at kinumukutan siya ng kanyang suot. Habang natutulog si Angela ay naramdam si Mr. Allison na meron atang kalaban ulit na bumalik. Lumabas ito para kumuha lamang ng isang kumot para may maikumot siya kay Angela. Subalit sa hindi inaasahan mga ka-DJ ay meron siya nakitang kalaban na isang hapon. Subalit kaagad niya itong inatake para hindi na makapag-ingay. At bumalik ito sa loob ng kuweba para kumuta si Angela at nakikita nga ni Mr. Allison na nangihina si Angela kaya naman tinanggal niya muna ang suot ito para maging magaan ang kanyang pakiramdam. Nagulat si Angela sa ginawa ni Mr. Allison na kung bakit niya ginawa ang bagay na ito. Subalit sa hindi inaasahan mga ka-DJ ay natuwa nga si Angela dahil nagmamalasakit nga si Allison sa kanya at wala namang balak si Allison na hindi maganda para kay Angela. Habang nagpapahinga sila sa kuweba mga ka-DJ ay nakarating nga ulit sila na tila may nagpapalitan ng putok kaya naman naisipan ni Mr. Allison na lumabas para silipin ang mga nangyayari sa labas ng isla at nakita nga niya ang tuloy-tuloy na pagpapasabog ng kalaban. Habang nasa labas ang dalawa ay nakita ni Mr. Allison ang kanyang mga kagrupo ng mga sundalo para rumisbak sa kanila. Kaya naman laking pasasalamat nilang dalawa at nag-usap nga sila at nagtapat ng mga nararamdaman sa isa't isa. Hanggang dito na lamang ating kwento mga ka-DJ dahil alam nyo naman ang patutunguhan nito hanggang sa dulo. Sayang lamang ang halik ni Mr. Allison na hindi natupad kay Sister Angela.